Matapos ideklara ang state of calamity sa buong lungsod ng Canlaon City, nagsuspende naman ng trabaho sa tanggapan ng gobyerno sa La Castellana, Negros Occidental. Bunsod pa rin yan ng state of calamity. Si Catherine Landicho magbabalita. Nagsuspindi ng trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno sa La Castellana, Negros Occidental, kung saan nasa ilalim ito ng state of calamity matapos ang pagputok ng Mount Canlaon. Sa executive order na inilabas, idineklara ni Mayor Romila Nicormang Nilimutal ang suspension of work sa lahat ng opisina at ahensya ng gobyerno maliban sa mga may tungkulin. May kinalaman umano sa paghahatid ng mga pangunahing serbisyo, paghahanda at pagtugon sa mga kalamidad at iba pang mahalagang serbisyo. Inihikayat din ni Nicormang Nilimutal na suspindihin ang trabaho sa mga pribadong organisasyon ayon sa pagpapasya ng mga may-ari o otoridad. Sinabi ng alkalde na anim na nayon sa paanan ng Mount Canlaon kabilang sa mga itong sagang, kabagnaan at biyak na bato na may pinakamatinding tinamaan ng mabigat na ash fall na sumira sa mga lupang pang-agrikultura at palaisdaan. Idinagdag niya na ang lahat ng 13 barangay ay nakaramdam ng sulfurous amoy pagkatapos ng pagsabog ng bulkan. Nitong Martes ng gabi na sa 203 na pamilya na binubuo ng 842 na individual ang nananatili sa iba't ibang evacuation center sa La Castellana ayon sa datos ng Provincial Social Welfare and Development Office. Noong Miyerkules ng umaga, nakipagpulong si Governor Eugenio Jose Lacson kay Nicormang Nilimutal sa Municipal Hall upang makakuha ng mga updates sa sitwasyon ng mga apektadong residente at masuri ang kasapat-sapat na tulong na ibibigay ng pamahalang panlalawigan. Sa Negros Oriental naman, inaprubahan ng Canlaon City Council ang isang resolusyon noong Martes ng hapon na nagdedeklara sa buong lungsod sa ilalim ng state of calamity. Idineklara din ni Mayor Jose Chubasco Cardenas ang pagsuspindi ng trabaho sa mga opisina ng gobyerno at pribadong opisina noong Martes bilang precautionary at proactive measures kasunod ng pagputok ng Canlaon. Para sa Eurotv News, Catherine Landicho, sumasaludo sa bawat Pilipino.